Pagito meron akong i-share sa inyo kung paano tayo mag-dismantle ng fuel injection valve ng main engine. So, ano tayo mag-recondition, i-calibrate natin yung fuel valve injection, i-pressure test natin. So, mag-recondition ako bagito kasi para na rin mayroon akong ma-share sa inyo kahit kunting kaalaman lang. So, panoorin nyo yung video ko ngayon bagito para may kunti tayong kaalaman kung paano tayo mag-recondition ng fuel injection valve ng main engine. So, BMW itong makina namin. Kaya, ganito ang mga design ng mga fuel injection valve niya kung paano tayo mag-dismantle. Kasi, kalamitan na sinasakyan ko ng barko, walang special tools na para sa kanya kung paano natin ma-dismantle agad o ma-assemble agad itong klase na fuel injection valve. Kasi panglima ko na yata ang barko to na ginawa ko, na sinakyan ko na walang mga special tools. So, pinupost lang nila dun sa may post drill. So, mahirap yun tratarbohin bagito kasi kung mag-isa ka lang, mahirapan ka. Kasi kailangan mo talagang may kasama kung wala kang special tools. Kasi kailangan natin siyang i-center kasi may kunyayan dun sa loob. Kailangan natin siyang ma-center siya dun bago natin siya i-post. So, doon natin siya i-slap kung mag-dismantle tayo. Kung mag-assemble din tayo, i-center din natin siya doon, saka i-post natin doon sa drill, saka natin i-tie. So, mahirap yung gamit na doon lang tayo sa may post drill tayo mag-gamit bagito. Mahirap na trabaho yan, kaya sinishare ko to sa inyo para malaman niyo kung paano magtanggal na madali kasi ginagawa ko to na siya ng special tools na i-compress yung fuel injection valve para hindi tayo mahirapan mag-backlash doon sa cap nut niya. So, samahan niyo ako bagito para malaman din natin kunti kung anong na share ko sa inyo. Pasensya na kasi minsan maingay doon sa engine room. Kaya i-explain ko dito kung paano mag-calibrate o mag-assemble o dismantle ng nozzle at saka yung non-return valve. Kasi hasain natin yan yung pagito, yung mga valve seat niya doon sa loob ay may mga ano na yan dyan, mga carbon, mga fuel na tumitigas. Kaya kailangan natin i-dismantle kasi yun nga, wala tayong spare. Hindi naman nagbibigay yung principal kasi pwede naman talagang hasain yan basta marunong ka lang paano mag-assemble o dismantle o mag-calibrate ng fuel injection valve. Kaya, samahan nyo ako bagito itong video na to para mayroon tayong matutunan kahit kunti lang. I-share ko sa inyo kung paano natin paklasin ito. Pagito ang mga baro. Kasi kailangan natin na matuto din tayo paano mag-recondition ito, paano mag-clamping ito yung valve seat niya sa loob. Yan, pagito ko sa inyo pagito. Paano natin ito finishment ko. Itong nozzle bagito, pag dismantle natin ito para maasa natin yung loob, pagkagat natin sa vise yan, tapos dito lang natin i-funsyonin natin dito, maghiwalay na yan siya bagito, yung nozzle ng fuel injector valve. Yan, ihamirin lang natin yan dito, lalabas na yan, maghiwalay na yan, unrecon valve bagito. Yan, tayo natin yan dito, share ko sa kabila, yan, outside yan, yan. Kailangan natin masahin yan siya pag ito, para maganda yung
assembly natin. Eh, papakita ko sa inyo kung paano ko i-dismantle para ma-share ko rin yung kunting nalalaman ko pa dito. 100-ton bolt ko dito na 100-ton bolt. Yan, pinakagat natin siya sa vice pag ito. Tapos maghiwalay na yan siya. Ito siya. Yan. Dito yun nandito. Ito siya. Dito yun. Yan. Lalabas na yan siya dito pag ito. Yan, lalabas na yan siya dito. Kaya, yan yan siya nakapasok sa loob. Yan, may asahin din tayo dyan. Yan, o. Yan siya. Dito natin titirahin bagito sa loob. Yan. Dito natin titirahin. Lagyan natin ng rod. Yan bagito. Tapos pagpukin natin ng martilyo yan para lalabas yan. Kasi yung matamaan ng rod mo, ito yun bagito, yung dulo. Yung needle niya ang matamaan to. So walang problema pag didismantle mo yan kasi malayo lang siya doon sa bulb seating niya. Yan. Kaya dito lang yung rod. Yan siya pag ito. So yan pag ito, kailangan natin mahasa yan. Yan sa loob. Ang seat niya, nandito sa loob yan pag ito. Nandito sa loob yung seat niya. Yan, nandun sa loob. Kaya kailangan natin na malinisan din yung loob niya. Paano tayo mag-decondition ng injection valve ng main engine. Yan ang nozzle. Dito naman tayo sa ano pag ito, non-return valve yan, na-dismantle na natin. Yan, ang assign natin dito pag ito, dito. Yan. Yan ang may ano siya, nakasahin natin dyan yung bulb seat niya. Non-return bulb ito pag ito ha. Yan. Kailangan natin malinis yan. Dito yan siya naka-seat sa loob. Yun. Yan siya pag ito. Yan, non-return bulb ito siya pag ito. Yan ang nakasahin natin dito. Dito siya. At saka yung dito sa loob. Yan. Madumi sa loob pagito. Kaya share ko lang sa inyo kung konti kong kalaman. So yan o, pwede na natin mahasa ito pagito kasi na-dismantle natin. Yan, inasa ko na yan. Yan. So ito siya pagito, nakapasok yan doon sa loob. Yan. Doon yan sa loob siya nakapasok. So yan, nakikita nyo yung needle yan o. Yung dulo. So yung nandyan sa loob pag ito, yan. Yung nasa loob yan. Ito yun. Ito yung nasa dulo sa loob. Kaya malayo siya na matamaan yung bulb seating mo kasi dito lang ang rod. Yan lang banda ang rod katama. Itutulak niyo lang ito. Ayan siya pag ito yan. Yan yung needle niya. So kailangan din natin mamasa yan para maganda yung dismantle natin pag ito. Yan. Ganun tayo ma-decondition ng non-return valve. Kailangan natin paglasin kasi asa-asa lang naman yan siya pag ito. Munting asa lang yan. Tanggalan natin yung mga dumi para wala ng kaberya. Pag mag-testing tayo, malinis na talaga sa loob. At saka kailangan walang leaking. Yan siya pag ito. May guide siya dyan. Pasok natin para maalapin natin yung non-return valve. Yung bulb niya. Meron tayo pag-packing ito pag ito yan.
Contact din natin to siya magito yan. Tinanggal ko yung sa non-return valve para makapasok siya. Ayan. I-pasok din natin siya rin. Ayan. Pero para malili sila ng valve. Para mag-setting sila magito. Pagkutin natin. Yan sa loob. Pagkawa natin ang kunting. So, nandyan siya lahat pagkito. Mura dismantle yan lahat. So, kailangan mabalik natin siya na malinis na lahat. Hasa na natin lahat siya. So, i-assemble naman natin yan pagkito. Yan. Naka-dismantle yan lahat. Yung non-return valve saka yung nozzle. Yan. Ini
Pressure dito pag ito, kung papalo siya na mga 320 o 330, okay na yun hanggang sa 380 tayo pag ito. Nasira kasi yung automatic ito pag ito, dapat dito lang tayo mag-pause. Eh wala na tayong automatic na i-stop natin ng balbula. Eh dito na tayo sa manual bag ito. Yan, 290, 350, 312, 20. Kaya pag kumalo, pumutok yan bag ito, pwede na yan siya. 330. So, bilan dito. 3. 342 bag ito, pwede na yan. 342. Check natin, record ito yung pressure niya, nag-open yung fuel valve natin. Kasi yan dun sa retro, sa manual, 300 to 380 bars. So, dun tayo sa gitna, 340, 330, 350, pinaka-maximum natin, 350. Ganun yung siya mag-ito. Ayan, bagito, nag-condition naman tayo ng iba.
kasi marami na kapag ito. Mag-tubis ang tayong na-disize piraso. Kasi yung spare natin, angling lang naka-ready. Ayan. Condition tayo pag ito. So, kaway-kaway tayo dyan mga kabaro. Pag ito, mahasa tayo nito pa kasi full dismantle pag ito. Kasi wala na tayo bagong ano, sol, bagong non-return bolt. So, kailangan na natin hasain yan. Linisan, lapping natin, masimulatin ulit. Okay na yan. I-pressure test natin. Yan, pag ito. So, kung hindi naman maganda yung presyon, eh lagyan na natin ito ng disc na ito pag ito, may disc yan o yan. Magdagdag lang tayo ng disc. Yan, ito idagdag natin pag mababa yung presyon mo. Yan. Sukatin lang natin yung disc kung ilan yung ilang millimeter yung idagdag natin. Yan na pag ito. Naka-assemble na kami ng apat pakito, naka-recondition na kami ng apat na fuel valve. So, ito na naman, may dalawa na naman kami tinanggal. Yan. Mapagito, salamat ako na kasama ko si sir kasi tinuruan niya ako magpa-class ng mini-gen fuel valve. Tsaka ng, ano, ng mga spare nito, saka ng nozzle, tsaka ng return valve. Magpa-class kasi wala kaming spare kaya nilapping lang namin then tapos nilagay na namin sa may special doors para mabilis lang mag-dismantle kaya tinuruan ako ni sir na mag-dismantle saka mag-assemble ng mini-gen fuel valve kaya mga pagito madali lang matutunan pag si sir magturo kaya ayos na mga pagito. Mga pagito, madali lang ito i-dismantle yung fuel valve kasi may ginawa si sir na special tools na para dito sa fuel valve kaya madali lang baklasin tsaka magbalik. Kaya sa sunod na araw, ituruan pa yun na paano magbaklas ng nozzle tsaka ng non-return valve. I-recondition natin mga pagito, ilapping natin itong dalawa. Pagito, itong fuel nozzle valve. Ito yung ilapingin namin. Itanggalin to. Tapos ito, tanggalin. Kaya ilapin to. Tapos ito yung non-return valve mga pagito. Ito. Tanggalin man to. Tsaka ito. Para ilapin natin. Para mag-ulang leaking. Ito. Ito yung pinakamagandang special tools na ginawa ni sir para sa mini-gen fuel valve para mabilis matanggal ng thread cap niya. Ito mga bagito. Mabilis lang disimbol tsaka mag-asimbol. Mga bagito, okay na mga bagito. Subscribe na kayo para updated kayo sa mga naturo ni sir sa akin. Kaya para rin sa atin to sa future natin mga pagito. Kaya hawakan din natin to yung ganitong bagay pag nasa ganito na tayong rangko. Okay mga pagito. Tapos na yung explain natin dito. Kaya subscribe na kayo para dami kayong matutunan dito sa video ni sir. Mga pagito. In the future mahawakan din natin to na makarating tayo sa ganyan na posisyon kaya dapat kahit kunting kalaman lang malalaman mo rin kaya ayos mga pagito.